Alright, magandang araw mga ka-tracker. Nandito tayo sa Calipil Marketing Corporation. Dito yan sa Mambugdos, Bacoor, Cavite. Dito sa yard, sa mga as-is condition unit. Ayan, nandito. May mga brand new din dito. Ayan, may titingnan kaming unit na kukompletuin. As-is complete, nandito sa yarda. Ilalabas na as-is lang. So, kasama ko yung electrician namin. Alright, punta natin. Medyo mainit na. 11. Oh, alas 10 pa lang. 10:31. Hanapin natin dito. Wing van na 12-wheeler. Isuzu. Isuzu ba yung unit? Puso? Ah, Isuzu. Saan ba dito? Init na eh. Ito. Nakita mo yung work process? Ito ata. Ayan, tawagan muna namin kung alin yung unit yon. Pero sa tingin namin, ito na. 12-wheeler na wing van eh. Ang makina. 6UZ na to, may plaka na. Ayan, 6UZ. Tawagan muna namin. Alright mga ka-tracker, ito nga yung unit na hinahanap namin at kukumpletuhin na namin. Walang battery, saka walang mga side mirror dito sa lower portion, tapos sa kabila, sa kaliwa. Ayan. Walang side mirror, and then walang paglamp, tinanggal, nakalaylay yung plaka. Tapos lalagyan namin ng battery lock din para hindi malaglag, saka walang mga takip yung fuel tank. Tapos ano pa, meron namang reserba. Ayan yung laman nito, silipin natin kung mayroong laman. Iipit pa ko. Hindi ka na. Ayan, wala namang laman, kunting basura lang, kawalisan lang yan. Tapos goods na yan. Check namin yung electrical lights and accessories kung gumagana lahat. Pag may mga hindi gumagana, yan gagawin namin. Ano, walang mga tapaludo. Walang mudguard pala. Mudguard. Wala siyang mudguard mga katracker. Ayan, basag. Basag tapaludo. Sa loob nito, dumi. Ayan, papalinis na lang to. Okay naman dito. Kompleto naman. May mga ashtray naman. Alright. So, kompletoin na lang namin. Maganap lang kami ng battery. May nakita tayo dito ng unit, oh. Bagong pull out. Naka-chrome. Yung mukha. Yung bumper, corner panel, saka yung mga grill. At dito sa ilalim ng step board, ito nga lang hindi naka-chrome. Wing van 10 feet at 10 wheeler 32 feet pa ang haba ng wing van. Naka airbag. 6UZ, walang makina, oh. Ayan, oh. Pati yung side mirror naka-chrome. Bago lang to. Mga matipuan nyo. Ito na lang kuha na namin ng battery. May battery daw itong malakas. Subukan namin kumaandar. Start namin. Yan, umaandar. Odometer nito. Ayan, umikot na. Napas na 1,000,000. Yung odo nito mga tracker. Medyo ano nga lang, mataas na yung odometer. Ay, tumas ng bintana. Sira ata to. Surplus battery lang yung ipakabit. 2D yan. Ayan, 2D yung kukunin namin. Alright mga ka-tracker, ayan. Tinulungan ko na. Sobrang hirap nito. Bigat. Ito na yung ilalagay naming battery. Para umandar na yon. Makita na kung ano yung gagawin.
Nagawa na rin naman daw ng mekaniko yan. Na linisan na yung EGR, yung makina, na condition na rin naman. So ayan, kunin pa namin yung isa. Alright mga bro, nag-break time muna kami. Lunch time, katatapos lang namin kumain. And then balik na naman sa trabaho, alaw na. May dala nga pala ako dito, bracket sa plaka. Kasi kapag mga malalaking unit, malalaking truck, hindi sakto yung plaka dun sa lagayan, dun sa holder, or yung butas. Hindi pareho dun sa butas ng plaka, kaya ito yung nilalagay namin. Ayan. So, binibend lang namin yan. Ayan. Kinakating, tapos binibend para maikabit ng maayos. Kasi kung wala, hindi mo siya maikakabit. Kailangan mo butasan yung plaka, which is hindi pwede. Alright, kabit ko muna yung plaka ng maayos, tapos kabitin ko ng, ayan, kakabitan ng ano to, papakabitan natin ng mudguard. Tapos nalagyan na rin ng, ayan, makakabit na yung side mirror. Meron ng side mirror. Bend yung ano, yung side, yung bracket bend, kailangan ipaayos, ipa-tuwid dun sa mga reconditioners. So ipapasok na lang to. Alright mga katracker, nakabit na namin yung plaka, tapos tinandar na namin. Ayan, chine-check na namin yung electrical lights ng accessories. Ayan, may mga hindi pa umiilaw. So nandiyan naman yung electrician namin para ayusin. Alright. So umaya, malapit na ito matapos. Taas natin yung cab. I-visual inspection ko lang yung makina kung anong status, saka yung mga fluids. 6UZ1 ang makina nito. Alright, ito yung makina, 6UZ1. Nagalaw na to ng mekaniko. Tignan ko yung radiator. Bulwa ka. Ah, may pressure lang. Pero nawala na, ayan. ATF, ayan. Langis ng power steering kulang. May basag na yung engine support niya. Nawala namang basag. Nawala namang leak. Madumi na yung ano nito. Air cleaner. Madumi nga. Palitan na rin. Wala namang tagas yung gearbox sa steering. Testayin natin yung wing ban kung gumagana. Unang bukas sa kanan. Ayan, okay naman. Wala namang tagas yung mga boom. Baba na natin yung wing ban. Yung mga gulong mga katracker, low profile, 245x70 R19.5. Ayan, tubeless. Ayan, mga ganitong 12-wheeler, mga naka low profile talaga yan. Ayan, lahat naman may hangin, all goods na. Tapos nalagyan na rin ng mudguard yung kabila. Ayan, airbag. Ayan, lahat naman may hangin. Testing ng airbag. Ipa-testing na lang natin ang pulido sa electrician. Alright, so yun mga katracker, malapit na lang matapos to. Dito ko lang matatapusin tong video na to. Washing na lang to. Washing sa buong unit, makina, under chassis, tapos yung loob ng cab, pwede na i-pull out ng client. Wala nga lang windbreaker, mas maganda kung meron. So ayan, shoutout sa lahat ng nanonood. Hindi ko na may isa-isa, pero maraming salamat sa suporta. Paki-like itong video na to and share. And kung hindi ka pa nakakapalo at bago ka lang dito sa aking YouTube channel, paki-subscribe naman. At meron tayong FB page, paki-follow na rin, Tracker Moto PH. Ayan, maraming salamat. God bless. Bye-bye.